Minsan, tayo ay nagbabasa with prejudice. Ano bang prejudice? Meron na tayong judgment. Di pa natin alam kung anong nilalaman. Meron na tayong judgment sa isipan natin, sa puso natin. So, pag nagbabasa tayo, alisin muna natin yung prejudice sa isip at puso natin. So guys, ipagpapatuloy natin ngayon yung discussion natin sa gawa-gawa raw ng mga Mormons, ang Book of Mormon. So ngayon, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang nilalaman nito at bakit pinadala ito at ipinasulat para mabasa natin sa ating panahon. So mind you, hindi ito isinulat para sa mga tao sa Old Testament, para sa mga tao sa New Testament. Hindi. Kundi isinulat ito para sa panahon natin. This was carefully preserved to come for our day. So, ganun yun. So, ipagpapatuloy ko lang yung introduction sa aklat na to. So, basahin natin, nakalagay dyan. Ang aklat ay isinulat ng maraming sinaunang propeta sa pamamagitan ng diwa ng propesiya at paghahayag. Ang kanilang mga salita na naisulat sa mga laminang ginto ay binanggit at pinaikli ng isang mananalaysay na propeta na nagngangalang Mormon. So si Mormon pala ay is a prophet historian at that time. Ang talaan ay nagbibigay ulat tungkol sa dalawang dakilang kabihasnan. So it means ito ay nagbibigay ng paliwanag sa dalawang country or two nations at the time 600 BC. So, saan ba galing ang mga tao na pumunta dyan sa ancient Americas and then established civilizations? Tingnan natin, no? Kung saan sila galing, no? Mga taong to. Ang isa ay nagmula sa Jerusalem. So, ang isang grupo daw ay nagmula sa Jerusalem. Alam natin ang Jerusalem. Doon si Jesus Christ nag-preach, no? Yun yung una niyang pinuntahan, no? Ang Jerusalem. Pinanganak niya sa Bethlehem. And then, si Jesus Christ ay nag-minister at that time sa Jerusalem din. So, ang grupo daw na to, 600 BC, ay nagmula sa Jerusalem, na pagkatapos ay nahati sa dalawang bansa na nakilala bilang mga Nepheta at ang mga Lamanita. So nakilala sila guys bilang Lamanites and Nephites. So, kagaya ng sabi ko nung unang video na nakita niyo. So ang isa naman, sabi dito, ay mas maaga, no? Mas maaga daw ang storya nito. Sino ba to? Ang isa pa ay dumating ng higit na maaga nang lituhin ng Panginoon ang mga wika sa Tori ni Babel. So naalala natin ang Tower of Babel sa Old Testament. Di ba naalala natin nagtayo sila ng Tori na papuntang langit? Di ba? At doon, nakita ng Panginoon na hindi maganda yung ginagawa nila. So ang ginawa niya, nilito na yung mga language. Nilito niya ang mga wika sa Tori ni Babel. Pagkadami-dami kaya ng tao doon. Pero may isang pangkat dyan. Sabi niya, ang pangkat na ito ay nakilala bilang mga Jaredites. Pagkalipas ng libu-libong taon, ang lahat ay nalipol maliban sa mga Lamanita. At sila ang mga pangunahing ninuno ng mga Amerikanong Indian. So alam natin, no? Alam niyo ba na meron tayong mga American Indian sa United States? So, ang mga taong ito, sila daw yung ancestors nila, no? So, biruin mo 600 BC, naglayag sila mula sa Jerusalem, no? Dahil nga, ang Jerusalem kasi dati, makakaptive siya, no? Kung sa Bisaya pa, malaglag ba, no? And then, hindi nga grupo, they receive revelation from God to go out, to move out from Jerusalem. Kaya naglakbay sila sa ilang, sa wilderness, to the promised land, which is the ancient America. So naglayag sila. So ang pangkat nito, yung tatay, yung tinatawag, yung si Lehi, yung ama, no,
Lehi is a prophet. Makikita niyo sa 1st Nephi, babasahin niyo ang story ni Lehi. He was a prophet of God who was directed to go to the wilderness, to leave Jerusalem, to preserve their lives, to preserve his family. No? So, patuloy na rin, okay? So, ano ang ministeryo dito? Ang pinaka-center ng Book of Mormon. Ano ba talaga ang historic na nangyari dyan? No? Kasi sabi natin, ito ang gawa lang yan, eh, no? So, ngayon basahin natin kung talaga bang gawa-gawa. So, kung minsan hindi tayo nagbabasa dahil natatakot tayo, malaman kung ano yung laman, hindi pwede. You cannot criticize someone you do not know. No? Ngayon, alamin natin, no? Kung ano ang nilalaman nito. Kasi kapag nalaman natin kung ano ang laman nito, that's the time we can make correct criticisms. Kasi pagka hindi correct yung criticism natin, heresy yon. Pag heresy naman, hindi maganda yon. Sa korte, hindi tinatanggap yon. No, I've been to court many times, no? And kapag ka na-detect ng judge na heresy yung sinasabi, eh talagang mali-dismiss yung kaso. Because heresy is inadmissible. Hindi pwede yon. So ngayon, para hindi tayo magka-heresy, basahin natin ang Book of Mormon. We will prove whether or not this is true. No? Gaya ng Bible, hindi mo naman malalaman na totoo yung Bible dahil kung hindi mo binasa. Totoo ba yun? Naniniwala ka lang dahil sinabi ng iba? Hindi pwede yun. Naniwala ka dahil nalaman mo. O hindi ka naniwala dahil nalaman mo. So, dalawa lang yan eh. No? So ito yung sasabihin ko, ito yung pinaka-event sa Book of Mormon. So, si Jesus Christ, alam natin na kinrucify siya. No? Pinatay si Jesus Christ. And after his death, after 3 days, he was resurrected. Ibig sabihin, nabuhay siyang muli. Nung nabuhay siyang muli, di ba sinasabi, nagstay pa siya for 40 days before he ascended to heaven. So bago siya pumunta sa langit, naka-record dyan that Jesus Christ ministered to his disciples. At saka marami pa siyang ginawa na hindi naka-record dyan. In that 40 days, hindi naman natin alam, no? Kasi hindi naman lahat naka-record. But one of the things that he did is that he visits the United States of America or the Ancient America. Hindi pa naman yan United States of America before. Ancient Americas pa yan. Okay? So, basahin natin kung anong ginawa ni Jesus Christ after na resurrection. Isa sa mga ginawa niya, no? Kasi 40 days naman yun. Ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo sa mga nipeta, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, ang pinakatampo na pangyayaring natala sa aklat ni Mormon. Uy, ito pala yung pinaka-ano, no? Ang tawag dito, pinakatampok na naitala sa Book of Mormon. Si Jesus Christ, nag-visit siya sa Ancient America, sa mga Nephites. Sabi ko kanina, yung mga Nephites, no? Mga Nephites ang tawag sa kanila kasi sila ay descendants of Nephi na anak ni Lehi. Si Lehi naman descended from Joseph, no? Joseph of Egypt, the son of Jacob. No? Yan yung ano, kung saan yan yung ancestors nila. Kung saan sila nag-descend, no? Si Lehi na galing Jerusalem descended from Joseph of Egypt, which is the son of Jacob, which is called Israel. Okay? Sinabi dito, ito ay naghahayag ng mga doktrina ng Ebanghelyo, nagbabanghay ng plano ng kaligtasan, at nagsasabi sa mga tao kung ano ang dapat nilang gawin upang matamo ang kapayapaan sa buhay na ito, walang hanggang kaligtasan sa buhay na darating. So, yan yung pinaka-buod dyan, no? Pinakalamat dyan. So, babasahin ko lang itong susunod ng mga talata. Sabi nito, nang matapos ng Mormon, ang kanyang mga isinulat ay ibinigay niya ang mga ulat sa kanyang anak na si Moroni. So, si Mormon, pagkatapos niyang i-compile lahat yung mga books, sinulat ng mga prophets,
sa Book of Mormon, kinumpal niya yun, binigay niya sa kanya. Kasi mamamatay naman si Moroni. Siguro, alam niya na mamamatay na siya. Binigay niya sa anak niya na si Moroni. Moroni, si Captain. Captain ba yan? Pero anak siya ni Mormon. Na nagdagdag ng kanyang sariling salita at itinago ang mga lamina sa burol ng Umura, no, sa ancient America. So, binaon niya doon sa isang hill, bundok bulburol, no, noong ika-21 ng Setyembre, 1823, no, ang Moroni ring ito na isa ng nilwalhati. Ibig sabihin, para bang, ibig sabihin, nilwalhati ay resurrected, no, being. At isa ng taong nabuhay na mag-uli ay nagpakita sa propetang si Joseph Smith at nagtagubilin sa kanya ng tungkol sa sinaunang talaan at ang nakatakdang pagsasalin nito sa wikang Ingles. So mind you, so before pala, next sasabihin sa inyo na ang language na ito ng makita ito ni Joseph Smith ay Egyptian language. Sino bang naka-translate sa atin? Hindi pwedeng ma-translate. Joseph Smith is third grade only. Hindi ko alam kung natapos na ba yung grade 3 niya. Third grade, hindi niya kaya i-translate in Egyptian. Bakit? Nag-aral ba siya? Scholar ba siya sa Egyptian language? Hindi. It was translated, no? By the power of God in his time. So, ibig sabihin, na-translate ito because of the power, no, of God na ma-translate ito. Kung paano, malalaman natin. Okay? So, nilagay ito, sa takdang panahon, no, ang mga lamina ay pagkakaloob kay Joseph Smith na siyang nagsalin sa mga ito sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos. Ang talaan ngayon ay nalalathala sa maraming wika bilang isang bago at karagdagang saksi. No? Karagdagang saksi yan. Na si Jesus Christ, ang anak ng Diyos, na buhay, na ang lahat ng lalapit sa Kanya at susunod sa mga batas at ordinansa ng Kanyang Ebanghelyo ay maaaring maligtas. So ito yung invitation namin sa lahat, no, ng tao. Hindi naman namin, no, invitation ng mga propeta yan, kasi nakasulat din yan, no, sa Book of Mormon. Inaanyayahan namin ang lahat ng tao sa lahat ng dako na basahin ang aklat ni Mormon. Pagbulay-bulayin. Una, basahin. Pangalawa, pagbulay-bulayin sa kanilang mga puso. Bakit sa kanilang mga puso? Kung may saan, tayo ay nagbabasa with prejudice. Ano bang prejudice? Meron na tayong judgment. Hindi pa natin alam kung anong nilalaman. Meron na tayong judgment sa isipan natin, sa puso natin. So, pag nagbabasa tayo, alisin muna natin yung prejudice sa isip at puso natin. So, basahin lang natin ang basahin. No? Huwag ka munang mag-judge dahil hindi pa natin alam kung anong laman. Okay? So, pagkatapos pagbulay-bulayin ang mensahe sa Aklat ni Mormon, itanong sa Diyos. Yun yung pangatlo. Itanong sa Diyos kung ang aklat ay totoo. So, invite others to pray. No? Kung totoo ba, no? So, you can ask God. Ask Him, no? Who is the source of every wisdom. Totoo ba to? Totoo ba to? Hindi ba ito gawa-gawa lang? No? Gawa-gawa lang ba to? Malalaman natin. Malalaman mo yan. So, itanong sa Diyos amang walang hanggan sa pangalan ni Kristo kung ang aklat ay totoo. Yaong mga magpapatuloy sa paraang ito at magtatanong ng may pananampalataya ay magtatamo ng patotoo ng katotohanan at kabanalan ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So yun lang, no? So yun sa mga pinakabuod sa introduction. Sa mga nakikinig, nanonood dyan, no, I invite you to read the Book of Mormon. And kaya yung sinabi ko, then criticize. Ulit-ulitin yung basahin. Sinabi dito, sinabi yung ganyan-ganyan. Huwag kayong makinig muna sa mga criticism ng iba.
hayaan niyong i-discover yung ang katotohanan nito. Kasi kapag nakinig na kayo sa iba kung anong sinabi nila, ay hindi nyo na nalaman pa kung ano ang magandang nilalaban ng aklat ni Mormon. So yun yung admonition sa inyo. Masahin nyo. Huwag kayong makinig sa iba. No? Do not allow your judgment to base on others. So huwag nyo hayaan na yung judgment nyo ay nakabase sa kung ano yung judgment ng iba. Kundi, personal judgment mo natin ang ating bibigay sa aklat na ito. So, yun lang guys, no? yung vlog natin ngayon, yung explanation natin ngayon. Kung mayroon kayong mga katanungan, just comment below para mas mapag-usapan natin. So, just post a question. So, I admonish everyone, no, not to kinabang maayong ang mga sinultian, pangutana lang, tanong lang, pure question lang. Hindi naman yung parang nangyayaga bitaw ng mga pangutana. Kung hindi, pangutana na ikan sa kasing-kasing una-una na naitumong na masagtan o makuha ang tubag. Kaya Erwan, nagsiksik man tanda rin. Kaya Erwan, mahataga na ito o katinawan kung unsa yung mga pangutana. So thank you for watching and see you next time. Bye-bye!